Good morning! Ako po si former Congressman Erin Tanyada, pansamantalang humahalili kay Kuya Daniel Razon sa programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon. Ang ginigit po ng ating panauhin ngayong umaga ay pwedeng magdaya sa pamamagitan po ng PICOS. Paano kaya nito, paano niya sinabi ito? Alamin po natin sa ating panauhin na si former Congressman of the 1st District of Bataan, si Congressman Tong Payumo. Siya rin po ay dating SBMA Chairman. Good morning, my friend. Eric, morning po. Kumusta? Mabuti naman po. Okay. Maupo po tayo. I get to see your mom sa simbahan. Ay. You have background of... Yes, yes, I have the background. Sabi ho nila... Are we on na? Ah? We're on. Ah, we we're are. On. We're on. You don't we're, see worse, it. Where's the camera? High tech. High tech. Sinasabi po nila, Tong, na ang mga Payumo raw ay na-wipe out na raw sa Bataan, no? At sabi mo naman, eh, hindi naman pwede ito dahil malakas pa rin ang mga Payumo dyan. Bakit ninyo sinasabi ito? If we go sa topic na malakas pa, mahina, hindi yun ang dahilan kung bakit kami nag-file. Na malakas pa kami, pero natalo, kaya kami nag-file. Hindi. Yung mga imposibleng nangyari, halimbawa, alas 7 pa lamang, en punto, election day, meron na nag-transmit na PICOS from a remote barangay. Noon check-in namin sa voucher namin doon, bumoboto po yung mga tao kung sasara lang ng pinto. Di ba? Within, pag sinara alas 7, within the certain perimeter, pwede pong bumoto. Hindi pa sila nagpapadala. Saan ang galing yung pumasok na transmission sa server ng munisipyo? These are impossible na mga pangyayari. Kaya, sabi ko, dinagdag ko na lamang yung mga ibang sinabi mong paksa, no? Ako. Yes. Talo ako sa lahat ng bayan, anim, congressman. 3 towns, 55-45. Obviously, yung programmer nito, hindi taga-roon. Isinama ang bayan ko, my bailiwick, dinalupihan, sa 60-40. Hindi man lang sa 55-45. O pinanalo ako ng konti, binawian sa iba. Kaya klarong-klaro, no? Kaya nag-file kami. Pero hindi sa ako pumunta sa HRET. Well, Congressman, sinasabi naman ng kalaban po ninyo na nung 207 rin, eh natalo rin naman po kayo, no, nung manual count. So itong PICOS would just confirm na nung 2010, eh humihina na rin ang hold ninyo dyan sa dinalupihan. Hindi ko matanda yung 2007, pero yung 2007, I have proof ng cheating in a manual election. In fact, yung aking kandidato sa Samal was able to get the position kaya lamang mga 1 month to go. Alam mo naman yung yung protest dito. Yes. And proved that he was cheated, including me and Governor Ding. We were cheated. Nakita namin yung tinatawag na written by one, written by two. I have photos dito nung mga ganon. At kung inalis yun, dahil nanalo yung amin, dahil kami nasama dun sa nadaya, panalo pala ako. That's 2007. This 2013. 13, yes. Automated election, ibang klaseng pandaraya. Okay. Doon, nakikita mo pa nga yung written by one, written by two. Dito, napakahirap nung makita mo yung written by one or two, yung mga oval. Oo, dahil shading na lang. Shading na lang. Shading na lang, oo. Kaya, ang ginawa namin, pinabuksan ko, for manual counting, lahat ng oval. If they would match the PICOS, well and good. Well and we good. Shall forever hold yes. our peace. Yes. And we move on. Yes. Pero, dumaan ka mo sa butas ng krayon bago napabuksan yan, no? Ganun pa ba?
make the long story short, napabuksan. Nung binuksan, first day pa lang, bumulaga sa amin sa office ng municipal election officer, yes, mga ballots wrapped in brown paper in the shelves of the municipal election officer. Tatlong malalaking barangay, JC Payumo, Kataasan, and Tukop. Mm-hmm. From then on, every day, as we open the ballots boxes, yung mga ballots are wrapped neatly in mm-hmm. brown paper. They're not supposed to touch that in mm-hmm. an automated election. Yes, yes. Sino nagbalot nun? Kasi ang pagpasok ng ballots, diretso sa... Mahuhulog lang yun. Mahuhulog lang yun. Sasara na lang yun, sisil, yes. Bibigay sa treasurer. Mm-hmm. Pero, meron bang mga duwende rin nagra-wrap ng mga ballots? Yun ang tanong namin. Mm-hmm. Meron bang automatic wrapping machine sa loob? Mm-hmm. Mm-hmm. We have photos of that if you want to take a look. Yes. Then obviously, since these ballots are wrapped, they were brought in. Mm-hmm. And obviously, these are substituted ballots. The genuine ones cast by the voters. Hindi na natin malaman kung nasaan. Mm-hmm. Eh bakit papalitan kung hindi programmed? Mm-hmm. Mm-hmm. Kung hindi programmed at talaga nanalo accurate, pabuksan na lang so that simply the pickers will be confirmed by the count. Eh bakit? Dumaan kami sa butas ng krayo. Objection, objection, objection. Ayaw talagang pabuksan. Hanggang ngayon, meron pang TRO application. Mm-hmm. Nagbibilangan na kami. Mm-hmm. But I think the script is written above. Mm-hmm. All of these things that are happening, we're just players. The people had to see and they saw what had happened. Regardless of what will happen doon sa protested position ng mayor. Okay. Because yun lamang ang official. All the rest are unofficial count we are doing in photocopies allowed by the judge. Yung mayor lang. Siguro alam na natin mangyayari doon. Itinatama. Pero dahil sa dami ng mga iba, minimize mo na lamang. Kaya doon lumalabas yung mga variants na double digit. Sa akin, double digit. Mm-hmm. The allowed mm-hmm. by law is only 0.005% or one error per 20,000 marks. Ito double digit. 20%, 30%. So, yun lang naman na sa amin. Mauupo ba kami? Mm-hmm. We don't know. Ako, hindi. Sigurado tayo kung hindi maupo. Dahil because wala kang protest sa HRED. Sa HRED yun. But that's also an inspired decision. I did not mm-hmm. go there. Mm-hmm. Alam mo naman yung mangyayari doon. Hanggang ngayon nakapila ka pa kung doon ako dumaan. Yes, but yes, this one, one town, self-subscribed, one RTC, madali, basta mm-hmm. pabilang lang. In 2 weeks, 3 weeks, tapos. Pero, inabot ng 2 years. And hindi pa tapos hanggang ngayon. Hindi pa tapos. Malapit ng eleksyon sa... apat kasing RTC ang nag-inhibit. Apat? Apat. Yes. So, umakit pa sa Supreme Court uh-huh. to have a designated judge uh-huh. to do it. Inabot ng 6 na buwan para lamang a minute resolution to appoint. Uh-huh. 6 months. Ngayon, Congressman Payumo, sinasabi ninyo, at ito'y kinover sa column ni Jarius Bondoc, no? Yes. Na itong PICUS machine nga ay hindi pwedeng mapagkatiwalaan. Bakit ho ninyo rin sinasabi? I believe that. Dahil nga sa nangyari, no? Mm. Nitong binuksan, pinabilang yung mga naroon, maaaring mag-match yung mayor, pero all the rest, councilor, board member, congressman, hindi nagmamatch. Therefore, peke, bogus ito na ipinasok. Mm-hmm. Bakit ngayon ipinasok to? Obviously, to match, mm-hmm. to operation clean up, and match the PICUS results. But ganun pa man, pumalpak. Mm-hmm. So we are now, PICUS results, bogus ballots results, we are now looking for sana yung genuine ballots ang mabuksan so we can put closure to this. Where they are, we don't know. Sa tingin ba ho ninyo, paano na gawa itong masabi natin hocus-picus sa Bataan? Lagi ko, sa CF cards lamang yun. CF cards. Dahil sa national, iba siguro sa canvassing and transmission. But doon, lalo na kung mahigpitan,
CF cards lamang a few precincts. Pero ito, lahat ng precincts, inoperate. Mm-hmm. Alam mo naman doon, meron kang watchers, but watchers in an automated election, our conventional watchers are obsolete. Mm-hmm. Manunood lang yan pagka may kinalikot, pag mm-hmm. nag-malfunction. Wala namang naiintindihan, no? Mm-hmm. Yun nga sinabi kong 7 o'clock pa lamang, meron nang pumasok. Mm-hmm. So, this must have been rogue picos mm-hmm. Transmitting. Mm-hmm. But don't you think kung gagalawin nga yung CF cards, no? Ay, lahat ng resulta, even up to the national, would be affected. Not only the results in Bataan. Yes. Mm-hmm. I think so. Mm-hmm. I think so. Maaring is national dahil hindi naman sila interested doon, pinaubaya na lamang sa mga operators. Mm-hmm. Ito lamang ang bantayan nyo, ito lang gusto namin mangyari. Anong ratio or lamang margin, bahala ka na. Mm-hmm. Obviously, kaya yung bayan ko nasa maroon sa 60-40, mm-hmm. hindi man lang sa 55-45. Do you think that the CF cards, the source code, should be divulged to the public? But before we answer that, puntahan po muna natin ang ating mga kaibigan. Okay.